Alright, good morning sa inyo mga sir. Welcome na naman sa Werpa Moto Vlog. Ngayon, sa video content natin ngayon mga sir, ipapakilala ko sa inyo yung bagong motor natin. Kung napanood nyo po yung previous video natin, binenta na natin si Suzuki Raider Fi. Pero bago yan, shoutout muna tayo sa mga solid supporters natin. Kahit binenta na natin si Fi, sumusuporta pa rin sila sa Werpa Moto Vlog. So check nyo lang sa screen, nandyan yung mga pangalan nyo. Sobrang thank you sa inyo mga sir, mga moms. Tapos special mention din kay RA's person kasi siya yung sumama sa akin kahapon, bumili ng bagong motor natin. Sinamahan niya ako. Tapos shoutout din kay Alcansha Adventures yan sa pagpapahiram sa GoPro niya. Check niyo po yung channel ni Alcansha Adventures kung mahilig kayo sa mga travel vlogs. Yan, pwede niyo yang i-check tapos mag-subscribe na rin kayo kay Alcansha Adventures. At special mention din kay Ayan Monroy kasi siya yung nagbigay sa atin ng idea kung ano yung ipapalit nating bagong motor. Ito na po yung bagong motor natin mga sir, mga moms, mga kawerpa natin dyan. Yan. So ito po si Yamaha MT-15-155. So 155cc lang siya mga sir. Nabili ko siya ng 85,000. Shout out kay Sir Razel from Cagayan de Oro City. Yan, so sa kanya ko siya nabili sa halagang 85,000 pesos. Totoo lang mga sir, bago ako nag-decide kung ano yung second na motor na bibili natin, nag-research muna ako at yung mga options ko is Duke 200, itong Yamaha MT-15, XSR 155, yan. So tatlo yung pinagpilian ko. Napag-desisyonan ko mga sir na MT-15 na lang yung kukunin ko kasi yung Duke, maraming nagsasabi na malaki daw kasi yung kanyang maintenance. At yung XSR naman, mataas pa kasi yung price value ng XSR kasi bago pa, kaya ito yung pasok sa budget natin, 85,000 pesos. So i-share ko sa inyo yung mga accessories, yung information regarding sa MT-15 natin mga sir. So alam naman siguro ng karamihan na itong MT-15 ay equipped siya ng VVA tapos 6-speed transmission din. So share ko yung konting info sa MT-15 natin. So 155cc, equipped siya ng VVA. Yan, kagaya ng R15 tsaka yung XSR. Tapos inverted yung kanyang telescopic forks, gold yung kulay. Tapos naka monoshock na din siya. Share ko yung mga accessories na naka-install dito. Itong side mirror niya, hindi na siya stock, pinalitan na ni Sir Razel. Yan. Baka soon papalitan natin 'yan ng bago. Yung tires niya, naka Diablo Rosso na. Yan, bagong gulong na pinalit, 110 by 70 yung size. Tapos sa likod naman is nag-upsize si Sir Razel ng 150 by 60. Yung brand ng tires is Diablo Rosso rin. Yan, Diablo Rosso Sports. So yung kulay niya is glossy dito sa tangke, tapos may matte dito. So itong headlight, matte siya. Tsaka itong front fender. So napakaastig ng mukha ng MT-15 mga sir. So isang nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang headlight. Yan, tigasin talaga. So para sa akin, maganda yung kanyang headlight mga sir. Tapos napalitan na din ni Sir Razel, nag-install na siya ng rad cover. Yan, so ito yung rad cover na naka-install. Wala pa akong nabili dito mga sir, wala pa akong binago. Tapos yan, naka-mudguard para iwas putik. Tinanggal na ni sir yung kanyang stock fender. Yan, nandito kasi yan. So ayan siguro yung design kung may stock fender, kaya pinalitan na niya ng mudguard. Stock pipe pa rin. Yan. Tapos dito mga sir, nagpalit siya ng sprocket. Yan, pinalitan na niya ng sprocket to kasi medyo pudpud na kasi daw yung stock. Kaya nagpalit siya. So yung size ng sprocket is 1451. Yung stock ng MT-15 is 1452. Yan. Kung napanood nyo po yung previous video natin mga sir kung bakit binenta natin si Raider Fi, so isang rason ko is yung kanyang gas tank. So itong si MT-15 meron na siyang 10 liters na tangke.
Yan, so sobrang goods talaga kapag naglo-long rides tayo. So yung riding position niya is upright, kaya maganda talaga siya pang long rides. So hindi mangangalay yung kamay natin. Yan, so kung kita nyo naman yung handlebar niya, tapos naka full digital panel na din siya. Kung napansin nyo to mga sir, meron siyang tank bag. Yan, so yung brand ng kanyang tank bag is Cosima. Kasama na rin siya, pinadala sa atin ni Sir Razel yung tank bag. So maganda talaga, ready for long rides na to yung unit niya. So yung mga levers niya is stock pa rin, itong handle grip, tsaka may bar end pa. To yung stock signal light niya. Tapos sa likod mga sir, kung napansin nyo, wala na siyang signal light kasi naka-integrated tail light na yung unit natin. Yan. Pero baka ibabalik ko yung stock. Pinadala kasi ni Sir Razel yung mga stock parts. So nandito pa rin sa akin yung stock niya. Kaso wala lang signal light. So baka bibili lang tayo ng bago. Then meron na din siyang ganito. Parang hindi ko alam kung anong tawag dito. Pang protect sa monoshock. Kasi alam natin na yung MT-15 is matalsik talaga kapag umuulan. Kaya binilhan na ni Sir Razel ng parang flap guard, kung hindi ko sure kung anong tawag nito, para malinis yung shocks natin. Yan, medyo basa pa kasi naglinis ako kanina. Tapos ito yung nakita kong parang issue, yung pipe niya, which is normal naman kasi second hand. Pero minor issue lang to mga sir, kasi madali lang to. Need lang natin ng Samurai High Temp Paint, balik original na yung kulay nito. Tapos dito naman, wala naman siyang mga gas-gas dito sa crankcase. Dito sa may plastic niya, merong mga konting scratches. Which is normal talaga kapag second hand yung motor. Hindi talaga maiwasan yung mga konting gas-gas. Tapos ito, may issue dito sa mudguard. Yan, kung napansin nyo, may kagat ng aso dito. Yan. So sabi ni Sir Razel, may aso kasi dun sa kanila, kaya pinagtripan. Tapos ito ring chain cover, yan, may ngit-ngit ng aso. Pero minor issues lang yan mga sir. Yan, madali lang yung remedyohan or papalitan natin ng bagong mudguard. Ayoko kasi yung may reflector. Yan. Meron ako nakita sa Shopee yung plain na matte, mas maganda tignan. So yan po yung bagong unit natin mga sir, Yamaha MT-15 or Yamaha MT-155. Ito yung makakasama natin sa mga paparating na vlogs natin, mga videos, mga travel vlogs natin. So si MT-15 na yung kasama natin ngayon. Ito talaga yung nagandahan ko sa kanya yung mga sir. Yan yung headlight, try natin siyang i-on. Yan, lalo na paggabi mga sir, napaka-astig talaga ng mukha ni MT-15. So yung odometer niya mga sir is ano na, 26, almost 27,000. So medyo mataas na pero okay lang kasi alagang-alaga naman ni Sir Razel yung motor. Yan, so hindi ko sure kung kita ba 26. Yan, hindi pa ako nagpagas. So try natin siya i-on para marinig nyo. Again, stock pipe. Ito rin, nagandahan ko sa MT-15 is yung kanyang starting switch. Meron din siyang kill switch. Try natin. Yun. So ito yung kanyang kill switch, tsaka yung electric starter. Tapos meron din siyang passing. Yan, pass light. Ito mga sir, medyo mataas na kasi siya kasi naked bike. Yung height ko is almost 5'7". Ipapakita ko sa inyo kung tiptoe ba ako or flat foot dito sa MT-15. So kung nakita nyo mga sir, medyo tiptoe ako ng konti. Again, height ko is 5'6, almost 5'7. Medyo mataas si MT-15 pero okay lang, manageable naman. Yun lang muna para sa video natin ngayon mga sirs. Thank you sa sumusuporta sa Werpa Moto Vlog. Sana patuloy pa rin yung support nyo sa Werpa Moto Vlog. Kita-kits na naman sa susunod na video mga sir. Ride safe. Bye-bye.